Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, nakatakdang magpasa ng petisyon ng mga araw ngayong Linggo ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP para sa dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pero ayon sa DOLE, hindi pa raw ito maaaring maaprubahan dahil wala pang isang taon nang magpatupad ng wage hike. Balita hatid ni Marisol Abdurrahman. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Jerry Cabanatan gamit ang kanyang motorsiklo. Bilang minimum wage earner, ramdam na ramdam daw niya ang halos walang puknat ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kung dati raw kasi 100 piso lang ang gastos niya sa isang linggong gasolina, nasa 125 pesos na raw ito ngayon. Nadadagdagan po yung ano, yung nagagastos ko rin sa fuel. Nababawasan naman sa pagkain po namin. Doon po napupunta. Ang minimum wage earner na si Lemuel Fuentes na nagtratrabaho bilang messenger, butas na rin daw ang bulsa. Kahit anong pagtitipid, sadya raw di sapat ang kanyang arawang kita. Dapat po talagang taasan kasi tumataas na rin po yung mga bilihin eh. Tumataas rin yung ano, gasolina. Tapos tataas pa rin yung pamasahe. Pero ayon sa DOLE, hindi pa maaaring taasan ang sweldo ng mga obrero sa Calacang, Maynila. Wala pa kasing isang taon mula nang magpatupad ng wage hike sa Metro Manila noong May 2011. Pangalawa, wala pa rin ang petisyon para sa dagdag sahod. Maaari namang magbigay na ng aumento kahit wala pang isang taon mula nang huling magbigay ng dagdag sahod. Pero yan ay kung mataas ang inflation rate o lubhang mabilis ang pagtas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na hindi na makahabol o sumapat ang kita ng mga minimum wage earner. At sa tingin ng DOLE, wala ang kondisyon yon dahil 2.7% lamang ang naitalang inflation rate. It is even lower than the 3 to 5% inflation rate na projected non-wage increases na yung mga basic items na pang-araw-araw na ginagamit sa household ng isang pamilya ay hindi nasasama sa pag-increase subsidy sa transport na ibinibigay din. Ganito rin ang pananaw ng mga negosyante. Kung ang inflation mo 3%, eh ba't ka magtataas ang sweldo? Maliit lang ang epekto sa ordinary workers noong fuel. Ang wage hike din daw nagpapalaki ng diferensya ng mga manggagawa sa formal sector kumpara sa mga nasa informal sector gaya ng mga vendor, kargador at iba pa. Iilan rin lang daw ang makikinabang. Sa 35 million daw kasi manggagawa ngayon, 16% lang dito, mahigit 5 million lang ang magbebenepisyo sa wage hike dahil sila lang ang mga employed sa mga kumpanya. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, naghihingalo na ang mga kumikita ng minimum wage sa Metro Manila na sa ngayon ay nasa 426 pesos kada araw. Hindi na raw kayang bumuhay, lalo na ng malaking mag-anak ang minimum wage sa Metro Manila. Ang 426, ang purchasing power niya lang ay magkano? 248. What can you buy with 248 na real wage? For a family of 5, 3 meals, la merienda, ay 16 pesos, 0.56. Anong mabibili mo uli? Anong sustansya meron? Tumataas ang gasolina. Tumataas ang halaga ng LPG. Tataas pa ang pamasahe. So hindi nila pwedeng sabihin na walang supervening event. Nakatakda mag-file ang petisyon para sa dagdag sahod ang TUCP anumang araw ngayong Linggo. Marisol Abdurrahman, GMA News.